Hala, na-quarantine tayo! Sino itong patago-tagong kontrabida? Kilalanin siya sa mga susunod na pahina. Wow, ang ganda ng panahon! Gusto kong maglaro! Miss ko na mga kaibigan ko! Bakit ba hindi ako pinapayagan lumabas? Wala naman akong sakit! Nina, kailangan kasing masiguro na ligtas tayong lahat at mapigilan ang pagkalat ng virus. Sus? Pagkaliit-liit ng virus, ganun ba talaga kalaking problema yan? Minsan kasi, napapasa ang virus sa ibang tao sa pamamagitan ng body fluids. O kaya ay naiiwan ang virus sa mga bagay-bagay na pwedeng mahawakan ng iba. Anak, pakikuha naman ng cellphone sa bag ko o... Oh. Okay, mami. Oras na makapasok ang virus sa loob ng katawan, abay nako, peligro. Nalaloko niya ang mga cells ng katawan para papasukin siya. Kapag nakapasok, bibigyan niya ng bagong instructions ang command center ng cell upang gumawa ng mga kopya ng sarili niya. Kumakalat ang mga virus sa katawan at sinisira ang iba pang cells. Sakupin ang buong katawan! Pero hindi lang basta hahayaan ng katawan natin na mangyari ito. Naglalabas ang katawan natin ng armas, mga antibodies na tinitira ang virus bago masakop ang ibang cell. May iba, minamarkahan nila ang virus para makain ng mas malalaking white blood cells ng katawan. Sa ganitong paraan, nilalabanan ng katawan ang paglaganap ng virus. Ganun ba? Eh kaya naman palang labanan ng katawan ng virus, bakit pinagbabawal pa rin ako lumabas ng bahay? Bago kasi itong virus na kumakalat ngayon, hindi pa malakas ang depensa ng katawan laban dito. May mga tao rin na mas mahina ang katawan at mahihirapang supuin ng virus, tulad ni na lolo't lola. Ay, huwag kalimutang maghugas ng kamay at magsuot ng mask. Tulad ng antibodies at white blood cells sa loob ng katawan natin, marami rin tayong mga bayani sa iba't ibang lugar na lumalaban at nakikipagtulungan para talunin ang virus. Ang iba sa kanila ay nananaliksik at naghahanap ng gamot laban sa virus na ito. Kaya habang nasa labas sila at nakikipaglaban sa virus, kailangan nila tayo na manatiling ligtas at walang sakit? Ayan! Nagigets mo na! Ang pinakasiguradong paraan upang maging ligtas ay manatili sa bahay. Malaking ambag na ito laban sa virus. Sige! Dito na lang ako. Laro na lang tayo. Ito ang tulong ko. Ikaw rin ba? Matapos mong mapanood ang unang comics video, ay inaanyayahan naman kita na sagutin ang sumusunod na tanong sa pangunawa. Narito ang panuto. Piliin ang letra ng tamang sagot at isulat ito sa iyong kwaderno o sagutang papel. Handa ka na ba? Ating simulan. Una, sino ang tauhan na tinaguri ang patago-tagong kontrabida? A. Mingming. B. Nina. C. COVID. D. Lola. Ikalawa, bakit nagsasagawa ng quarantine sa sitwasyon na may pandemya? A. Upang huwag dumami ang bilang ng namamatay. B. Dahil ito ay makatutulong upang masugpo ang virus. C. Upang mapigilan ang pagtaas ng nagkakasakit. D. Lahat ay tama. Ikatlo, alin sa sumusunod na pahayag ang hindi ginagawa ng COVID sa katawan ng tao kung ito ay nakapasok na? A.
Binibigyan niya ng bagong instruction ang command center ng cell. B. Naloloko niya ang mga cells ng katawan para papasukin siya. C. Sinisira niya ang ibang cells sa katawan at patuloy na pinararami ang mga ito. D. Pinalalakas niyang lalo ang resistensya ng katawan na labanan ang mahinang virus. Ika-apat, bilang isang mag-aaral, paano mo maaaring mapahalagahan ang sakripisyo ng mga frontliners na tumutulong? A. Igagawa ko sila ng mga card ng pagbati at pasasalamat. B. Ipagdarasal ko na patuloy silang bigyan ng mabuting kalusugan. C. Isasalaysay ko ang kanilang kabayanihan sa pamamagitan ng awit. D. Lahat ay tama. Ikalima, paano mo haharapin ang bagong normal na sitwasyon ng ating pamumuhay? A. Maging positibo ang pananaw at palaging magdasal sa Diyos. B. Maging maingay upang mapansin ng mga nagbibigay ng tulong. C. Magbingi-bingihan ka na lamang sa mga nangyayari sa paligid. D. Maging tahimik ka na lamang at magmasid sa hindi normal na sitwasyon. Nakuha mo ba ang tamang sagot? Magaling! Binabati kita! Hanggang sa muli, paalam!